guys, welcome to my room. So, wait na lang ulit tayo ng isa pang baby. Charing! Sobrang ganda ng curves ng wall. Tara, let's go! Tara! Ay! Sorry. May maulit kasi na batang nakatira talaga dito. Kaya may harang. Baka kasi pagtulog kami kung saan pumunta. Kaya, sorry. Pasok kayo. Tuloy. Okay, buksan muna natin yung curtains para syempre mas maliwanag. So, finally, makapag-room tour na tayo. Unahin mo natin syempre ang aking door. Itong door kasi na to, as in kung nakikita nyo, hindi siya yung regular na door. Dahil yung peg talaga ng whole room, gusto ko talaga parang soft texture lang lahat. Ayoko ng very maraming kanto. Then dito nakalagay yung switch. Then dito yung remote ng aircon. And then remote ng curtain. Now, let's go to the nook. So this part, guys, ito, isa sa favorite kong spot ng aking room dahil ang ganda niya for picture taking, ang ganda ng nabibigay niyang ambiance! Ang ganda ng nabibigay niyang effect sa aking room. And then, dito ko lang nilagay yung aking mirror, dito ang aking diffuser, dito, wait, nakalimutan ko kung kanino galing to, pero binigay lang din sa akin to, tapos nilagyan ko lang ng dried flowers, bigay din to sa akin ng birthday ko. And this Gucci book naman, guys, nakuha ko to sa Scotland, nung bumili kami sa Gucci. Sobrang bait ng SA namin doon. Kung napanood niyo yung vlog ko nung nag-Scotland kami, sobrang bait talaga ng SA doon. So, dito actually, pwede din to upuan. Pwede kayong mag-sit dito kung gusto niyo mag-chill. Actually, before merong pillow dito, pero hindi ko na nilagyan at hindi na ako nag-a-advise na may umupo dito kasi ang clumsy po ng mga taong kakilala ko talaga. So, every time nag-check kahit pag tumatayo sila, nauuntog sila. So, sabi ko, huwag niyo nang upuan yan for picture purposes na lang yan. Ito naman, full height cabinet dahil ayoko talaga sa isang kwarto yung parang halatang cabinet. Ayoko nung may handle. Gusto ko as much as possible, hindi siya ganun kamukhang cabinet. Ako, sobrang dami kong gamit. So parang, nasa isip ko parang hirap niyang ipeg dahil nga ang dami kong gamit. Paano ako magmumukhang walang cabinet? Ito, ang ginawa namin. Talagang hindi siya sobrang OA na makikita mo cabinet talaga. Pero push to open siya, guys, kung gusto i-open. Ayan, ganyan siya. Nandito yung mga iba kong damit pang bahay at iba kong mga camera equipments na dito sa loob. Okay guys, so dito naman tayo sa iba pang side ng aking room. As you can see, sobrang ganda ng curves ng wall. Ang ganda, nagka-compliment siya din dito sa aking customized na couch. Super love this part of my room. Sobrang unique. Tapos meron din siya sa likod na LED light. Ang ganda din ito, guys, kapag gabi, kahit naka-off siya, papakita ko sa inyo sa video kung ano pa rin yung effect niya kahit gabi. Meron din akong outlet dito. At dito naman sa side na to, sobrang excited ako na mapakita sa inyo yan. Antayin nyo, mamaya pumunta tayo dyan. At itong sobrang cute na mirror. I made sure talaga na pag nagmi-mirror selfie ako, cute yung mirror. Sana lang malinis always, pero ito, meron din siyang LED light sa likod na sobrang ganda, sobrang cute. For our next spot, sobrang ganda din, guys, dahil ito, sobrang nagbibigay talaga siya ng accent sa room ko. I know marami kayong nakikitang peach, may pagka-dusty pink, pero ang saya nung nilagyan namin ng green na accent. And then, syempre, meron din ditong coffee table. Actually, alam nyo ba ito, guys? Sa Shein ko lang nabili itong dalawang to. Ito, guys, sobrang marirecommend ko to. Actually, wala siya dito sa Pilipinas, I think ka. Pero sobrang ganda nitong do-it-for-yourself motivational journal siya. Hindi ako masyadong mahilig sa journal. Hindi ako ma-journal na tao. Hindi rin ako masulat na tao. Kapag, alam mo yun, pag may nafe-feel ako, more on, tinatype ko siya, ganun. Pero for this one, ito yung exception talaga. Sobrang ganda ng book na to, guys. Nakaka-motivate. At saka dito mo ilalagay yung mga goals mo, yung mga dreams mo, kung ano sa tingin mo yung solution. Basta maganda. Hindi ko pa siya sinusulatan, guys, kasi gusto ko muna ibida sa inyo bago ko siya ma-start na sulatan. Pero sobrang ganda. Pati yung illustration niya, nakakaaliw basahin. Kaya sabi ko, dyan talaga siya. Ito namang next book, guys. Actually, kay mommy to. Don't fucking panic. Siya talaga to. So, sabi ko, cute yan nilagay sa coffee table ko. So, dun muna siya. Ito naman, sobrang cute na plant. Nabili ko siya sa
typo. Sobrang cute din. At ito nakakatawa. Bagay kasi siya sa coffee table ko kasi para siyang mug. Pero na-expectation versus reality talaga ako dito, guys. Hindi ko chinek yung dimensions na naman. Ito na naman ako sa mga online shopping fail ko. Ito talaga, guys. Akala ko talaga mug siya. Yung pangkape talaga. Tapos dumating ganito. Tapos candle holder pala siya. Ano ba yan? Hindi ka nag-check ng dimensions. So, ayan. Candle holder na walang candle dahil hindi ko naman in-expect na candle holder to. Akala ko cute na yung pangkape ko pero gawin lang natin pang design. Okay, so next one. Dito naman tayo sa side na to. Ito, sobrang ganda ng drop light na to. Pikita na lang natin yung price pero worth it naman dahil isa talaga ito sa nagpaganda din ng aking room. Gusto ko talaga sa isang room, madami talagang ilaw. Mahilig talaga ako sa maliwanag. Next naman, itong padded wall. And then, syempre, nakatago lang siya dyan pero merong outlet dyan sa likod. Yun din yung maganda dito kasi hindi obvious na may outlet. Ayoko din kasi masyado siyang nakikita. So, may outlet doon, may dalawang saksakan. And this one, yung side table, nakuha ko din to sa isang Instagram shop. Then, pinagawa ko to. Ito, this is actually from Shein again. Shein, again, man. Yung ginawa ng architect na design, nakuha din talaga nila yung itsura. So, perfect. Next naman, ayan, kung nakikita nyo ang aking bed. Sobrang cute din ng design. Actually, gusto ko din sa isang kama yung lowered. Kasi parang may ganung feeling ako. Feeling ko pag mas mababa yung kama, mas nakakahimbing ng tulog. So, may ganap ba yun sa gravity? Anyway, grabe pag-isip. 1+1, chari. Pero ito, gusto ko talaga mas mababa yung kama. Mas nagiging mahimbing yung tulog ko. And then, ito lang yung mga throw pillows na nabili ko. Yung iba dito from Shopee, yung iba from Shein. Ito, pampadagdag ng arte. May carpet dyan sa ilalim. Kahit hindi ko naman alam kung ano purpose niya. Okay, next. Dito, wala talaga akong nilagay na kahit na ano dito dahil ang side table talaga, pag magiging practical ka, ang dami mong papatungan talaga dyan. So usually, dito ko pinapatong yung mga charger, ito gadgets, iPad, yung phone ko. Kaya as much as possible, wala na akong nilagay na design dyan kasi dyan ko talaga nilalagay yung mga kung anek-anek na kailangan ko kapag natutulog ako or bago gumising. Minsan dyan ko nilalagay yung kape ko. So I leave it blank. Wala talaga yan. Tapos may another outlet din dito. Next naman guys, punta na tayo sa bathroom. Andito na tayo guys sa bathroom. So, ito yung switch ng ilaw. Meron din ako ditong outlet para sa mga blower, straightener, kung ano man yung kailangan isaksak. Soap holder na walang soap. Tapos, ito yung mga iba kong skincare. Hindi to lahat ng skincare ko, guys. I swear, sobrang dami kong skincare dahil sawain akong tao pagdating sa skincare. Ang dami kong tinatry. Pero, yan lang yung aesthetically pleasing. Kaya yun yung nilagay ko dyan. Toothbrush namin nila Athena and Vern, headband, cleanser, clamp para sa buhok. Then we have the scented candle na sobrang bango. Ang cute din ng design niya guys. So, ang ganda ng design niya. May mga parang crystal sa loob. Body wash, may design lang ng flower dyan. And my favorite, yung bathtub. Sobrang sarap talaga na may bathtub sa bathroom. Especially kapag may bath bombs ako, ang gastos ko pagdating sa bath bombs kasi lagi ko talaga siyang ginagamit. So ito, sobrang relaxing at mas nakaka-relax talaga yung vibe dahil din sa view. Ang sarap habang naka-soak ako dito tapos may ganyang klaseng view. Tapos nakasindi yung scented candle with good music. Yun yung mga isa sa ritual ko kapag mga lazy Sundays pag wala akong work. Okay, so next guys, dito naman tayo sa towel rack. May towel rack na walang towel. Kuha tayo ng towel, guys. Dito rin pala. Baka mahalata nilang hindi tayo naliligo eh. Maglagay tayo ng towel dito. O, diba? Sa akin ang room tour na hindi prepared. Ayan! Next naman, guys. So, dito nakalagay yung tissue. Ito yung toilet. Napaka-importanting bidet. Hindi ko alam kung ano ilalagay dito, guys. Tulungan nyo nga. Comment down below kung ano pwedeng ilagay dito. Kasi hindi ko siya nilagay ng kahit ano. Kasi tinry ko siya lagyan. Di ba, guys? So, ano mo pwedeng ilagay dito? Next, ito ang
shower area. So ayan, nandyan lang yung shampoo, conditioner. Wala yung mga body wash ko dyan, nandun sa storage kasi sobrang dami talaga nun, guys. Tapos, syempre, ang purple shampoo na hindi mawawala dahil may color po ang ating hair. So next naman, guys, are you ready? Punta na tayo sa walk-in closet!